pulburong video na anytime from now, ilalabas na. Kasi sa dami ng may hawak, hindi lang iisa ang nakahawak nito ngayon. Dami. Na nagsabi, nakapanood na sa video na yan at ang may hawak ay mga active AME graduate. Oh, si Tatay Digong, may hawak din yan. Si Jason Sa, napanood niya na. Sigurado, may hawak niya. Pulburong video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kumakalat na pala, hawak at napanood na pala, di umano ito ng aktibong grupo ng PMA ni Jay Sonza at ni dating Pangulong Duterte. It's just a matter of time na lang daw bago ilalabas ang Pulburong video ni PBBM. Kaya Malacañang natataranta na daw, di umano at nagpadala na ng hitman sa California para gurgurin si Maharlika. Hello, masa po kayo lahat. Naka-jacket po ako, naka-hood. Medyo giniginaw ako, masama pakiramdam ko. Anyways, gusto ko lang po mag-komento, mag-react dun sa mga pinalalabas ng mga ibang vloggers, YouTubers, tungkol sa pulvoronic video ni PBBM. It's annoying, nakakairita po kasi it's been 4 or 5 days na yata. Pinalalabas, hala, andyan na yung PBBM, hala, kumalat na hala, ilalabas na marami na may hawak, etc., etc. Pero, asaan? Asa ng prueba? Puro kayong ngak-ngak. Puro marites. Naiinis po ako. Ako nag-YouTube din ako. Vlogger din po ako. Pero, I don't buy those kind of antics. Sa totoo lang po tayo. Disclaimer lang po. Wala akong pinapanigang politiko. Apolitical po ako. Si PBBM, si Duterte, o sino man naging presidente. Kahit nga sa Amerika, nung nandun ako, wala akong pinanigang presidente ron. Wala akong binoboto. Yun na lang po. Nag-abstain ako dahil wala akong tiwala sa mga politiko rito. Pa-Pilipinas o mapa-Amerika. Eh, political ako. Basta ako, tama. Kung sino yung mangunguna dito sa bansa natin, mamumuno at magpatupad ng tamang pamamaraan pag para si Kawalan ng Bayan, dun po ako. Ngayon, mabalik tayo sa pulburonic video. Masama po ang nagpupulburon, lalo pa sinasabi nila si Pangulong BBM ay nagpupulburon. Ang sa akin lang po, ilabas ang prueba. Kasi puro marites ang nangyayari, puro sat-sat. At basahin niyo po ang mga komento ng ating mga netizens. Wala pong maniniwala sa mga ganyang style ng mga vlogger na to, na puros kayong mga marites, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, wala naman kayo may papakitang proof. Sabi nga, ilabas ang katotohanan. At ano yung katotohanan? E di yung video mismo. Para matigil na yung sat-sat na yan at magawa na ng aksyon kung meron mang plano ang mga taong bayan para kay PBBM, kung mapapatunayan, siya ay gumagam na pulburon, ay kahiyaya po tayo. Pero asaan nga po ang prueba? Kaya tama na po sa mga vloggers na gusto lang kumita, eh magpapalabas ng mga ganon para maraming views, etc., etc. Kawawa po ang mga tao, umaasa sila, nangangarap na ilabas na ang totoo. Ilabas na ang video, pero wala kayong mailabas. Pero sinasabi nyo, marami na may hawak. Ba't di nyo kausapin yung mga yun? Ba't di mismo yung mga may hawak na yon, kung mahal nila ang bansang Pilipinas at ayaw nila sa ginagawa ng Pangulo, ilabas nyo. Yun lang po ang sa akin. Hindi yung ganyan, nakakairita. It's very annoying. Sa Amerika, nung na-impeach si President Nixon dahil sa sex scandal, inilabas ka agad. Na-impeach si President Nixon nung araw. So mga hindi nakakalam, former President Richard Nixon, na-impeach po yun dahil sa isang sex scandal. Ganun lang po sana. Kung gusto nyo maparusahan o kung ano man, mabigyan ng due process, si BBM, bumaba sa kanyang pwesto, then show the proof. Ilabas nyo ang ebidensya. Tama na po yung sat-sat. It's very irritating. Puro kayo false or fake news. Yun lang po masasabi ko sa aking kapwa vlogger. That's enough. Too much. Let's just show the video. That's it. Bye-bye. Thank you.